Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So, ayon kay Brian Windhorst ng ESPN ay posibleng manatili si KD sa Brooklyn Nets at least sa simula ng season na ito. At ito nga ay sa dahilan na hindi umano nakakatanggap ang Brooklyn Nets ng mga offers na gusto o inaasahan nilang matanggap kapalit ng isang player na kasing husay ni Kevin Durant. Napag-usapan nga natin na ang hinihiling ng Nets sa KD trade ay isa o dalawang All-Star caliber players at higit pa sa apat na first round picks at ilan pang pick swaps. At bagamat isa nga si KD sa mga pinakamagaling na players sa NBA ngayon, hindi nga handa ang mga teams na itapon ang kanilang future para sa tatlo o apat na taon ni Kevin Durant. At malaking factor nga dito ang kanyang history when it comes to injuries at ang kanyang edad. Turning 34 na nga si KD mga kaibigan, ngunit kung nasa kanyang prime si KD at least mga edad na 28 or anything below 30, tiyak nga nakakagat ang mga teams dito dahil nakita nga natin na nakatanggap si Paul George ng trade package na napakadaming draft picks mula sa Clippers. So what more nga ang isang Kevin Durant na nasa kanyang prime? Kaya naman sa ngayon ay nagkakalabuan talaga sa usapan ng trade ni KD. Maliban na lang nga kung babaan ng Nets ang kanilang hinihingi na kapalit ni Kevin Durant. O kaya naman mag-ala James Harden nga si KD sa regular season na talagang sinasadya na hindi maglaro na maganda at indirectly na sinasabi na gusto na niyang malipat ng team. Habang tumungo naman tayo kay Andrew Wiggins, nung siya ay nasa Minnesota ay wala nga may problema sa kanyang scoring ability, bagkos ang kanyang impact sa ibang aspeto ng basketball ang questionable, tulad ng playmaking, defense, rebounding at iba pang bagay. Tanong nga ng mga analyst on kay Wiggins, other than scoring, what else can he do? Well, sa Warriors nga ay unti-unti nang nasagot ang mga tanong na ito. Pinakita niya ang kanyang impact sa depensa. Siya nga naging primary defender ni Luka Doncic sa series kung saan naging susi ang kanyang depensa sa mga panalo ng Warriors. Pinakita niya din ang kanyang rebounding. Ayon nga kay Wiggins ay hindi niya daw talaga malaman kung bakit less than 4 rebounds per game lang noon ang kanyang average. Ngayon nga daw ay napagtanto niya na madali lang pala itong gawin at ang pinakadahilan daw kung bakit siya nagsipag na mag-rebound ay kating-kati na nga daw siyang pumuntos dahil minsan nga ay fourth option lang siya kapag magkakasamang Tsunami Brothers sa loob ng court. Ganun pa man going into next season, ang pinaka-goal niya nga daw ay ang mapabilang sa isa sa mga All-NBA defensive teams dahil yun nga daw talaga ang kinu-question sa kanya ng mga fans noon. Sa palagay niyo ba ay kayang mapabilang ni Wiggins sa isa sa tatlong NBA defensive teams next season? Isama na din natin sa update na ito na ang Miami Heat at Los Angeles Lakers ay nagpapakita ng interes kay Patrick Beverley ayon kay Jake Fisher ng Bleacher Report. So walang duda nga na bagay si Beverley sa culture ng Miami Heat na talaga namang palaban at mga physical players. Ganun pa man masigip na nga ang posisyonan sa Miami Heat. Kaya naman bagamat bagay nga siya sa Miami Heat, posibleng mas kailangan nga siya ng Lakers at mas madaming playing time ang kanyang matatanggap dito. Saan nyo ba gustong mapuntang team si Beverley? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.